May magagawa ka ba? Okay, now, may tayo. Nutritional experts says that anything vegetable that grows under the ground, the vitamins and minerals nito is, you guess, asan po? Mana. First enemy of nutrition is the peeling pala. Unfortunately, wala sa balat ang vitamins and minerals sa mga gulay natin. Sa carrots and... Ang vitamins and minerals nito is located underneath the skin. Ngayon, pag binabalatan mo to, ang carrots and potatoes, the vitamins and minerals is attached to the skin. Saan napunta yung vitamins and minerals after? Trash can. Another one. Anything vegetables this time that grows above the ground, katulad ng cabbage. Mm-hmm. Ang vitamins and minerals nito is yung nasa gitna, yung matigas na part. Tinatanggal natin. Tinatanggal nyo? Saan napunta? Sa sino pinaka-healthiest member sa bahay? Now, yung core pala nito actually contains pepsin. Pepsin is actually a power form of enzyme. Pag na-digest sa katawan, it helps us digest faster. Kaya pag may mga diet, andun si cabbage. You wonder why si cabbage andun sa mga diet food. Tama? So, another enemy of nutrition is cooking your vegetables with water. So, after you chop your carrots, you cook this with water. Second enemy of nutrition is water. Ano meron kay water? Ang sabi naman ng nutritional expert, many vitamins and minerals of your vegetables are water soluble. What does it mean? Nung nagluto ka ng gulay with the presence of water, si water pala, kaya niyang i-leach out ang vitamins and minerals ito. I'll give you an example. Para madali mo niyo maintindihan. Let's say naghiwa ka ng carrots, burn na ng maliliit. Accidentally, nahugasan mo si carrots. Ano yung instant color ng water? Orange. Saan galing yung orange? Sa carrots. Now, ang question nyo ngayon, ano yung orange galing sa carrots? Ang sabi ng nutritional expert, if you lose the color, you lose the... Malinaw yung mga mata. Okay? You lose the vitamins. So yung nakita mong orange na sa water is the beta-carotene. And this is the reason na magluto tayo ng gulay mamaya without water. Now, ang tanong ko sa inyo, kung kayang lutuin natin si carrots kaya, Banji, sa cook-core nyo sa bahay, anong cook-core nyo ginagamit? Non-stick? Okay, lutuin natin sa non-stick without water. Ano mangyayari kay carrots? Mag-grill parang naman. Oo. So, anong nangyayari? Yung kaldero natin sa bahay, hindi siya naka-design to cook without water. Tama? SALADMASTER has feature that you can cook your vegetables without water. Another enemy of nutrition, oxidation, yung presence ng light at saka air. Katulad nitong mansanas. Let's say, Banji, kumakain ka ng mansanas, tumawag yung boss, ibababa yung mansanas hindi. Boss sabi, baba talaga, di ba? Ngayon, pagbalik mo, anong kulay? Brown. Dahil daw, si light and air can strip the goodness of our food. Ano ba yung oxidation? Katulad nito, sino dito na uminom ng multivitamins? Do you notice yung bote ng mga vitamins natin is naka-sealed siya, naka-black, naka-dark? Makapal siya? Para hindi ma-penetrate ng light and air. And that's the purpose. Now, ang tanong, Santi, ano naman ang connection ng oxidation sa luto? Na, tanong ko, sino una nakarating nyo sa bahay yung tatlo? Nakarating ko? Oo. Ikaw? Doon nagluluto ka na noon, pagdating mo? Matutulog mo na. Bago ba siya nakarating? Six. Okay, now, tanong ko sa inyo. Bago nyo binuksan yung pintuan, paano nyo nalaman na ang luto ni Banji is adobo, apretada, caldereta? Amoy. Hindi ba nakapaskin dyan sa labas? Kasi kapitbayan namin, tonight's menu is apretada. Naamoy. Now, ano connection sa amoy? Sabi ng nutrition expert, when you cook your vegetables here, the moment when you smell the flavor of your vegetable, you actually smell the vitamins and minerals leaving out from your food. Sino magbabay tumimigay ng vitamins and minerals sa kapitbahay? Ang kailangan daw, naka-airtight yung kaldero mo while cooking, para ma-retain yung nutrients ng gulay. Now, ang question is, kaldero nyo sa bahay, kaya maka-airtight? Hindi naman siguro sa hindi kasi may butas yung... May butas, di ba? Naka-design siya to steam out, ha? SALADMASTER is also designed to cook your food in an airtight container. Now, let's expand more para maintindihan nyo ano yung amoy. Sino dito naka-experience? Let's say, may birthday. Tama-tama, may birthday. Ngayon, magluluto kayo ng maramihan. Kunwari si Banji ang nautusan magluto. Sino dito naka-experience ha? Nagluto ka ng maramihan, nung kakain na kayo sabay-sabay, ikaw yung parang feeling tusok na. Oo. Sino dito? Kayo din?
Ang tanong ko, tanong ko lang sa inyo, ano yung reason nun? Naamoy mo na lahat. Naamoy niyo na? Tikman mo na lahat. Now, hindi galing sa akin to ha. Remember, I'm doing this for more than 6 years. I met a lot of nutritionists and doctors na napresentan ko. Sila mismo nagsabi sila sa akin. Sabi nila, Santi, do you agree? Kung agree din kayo lahat ha, each one of us requires daily average nutrition intake. Kailangan ng nutrition ng katawan natin. Every day, meron sa certain amount. Tama? During that time, nung nagluto ka, the vitamins and minerals pumasok sa katawan mo. Now, your brain tells you, Banji, bol, huwag na kayong kumain. Busog na tayo. Nakontrol kayo. Ang reaction niyo ay, busog na ako. Balik pa rin natin. Scenario number 2, kumain kayo sa restaurant, maramihan, buffet. Si dito naka-experience, pagbalik ng bahay after 2 hours, naghahanap ng maraming. Okay. Manilik, Bon, during that time, tinanong ka na ng katawan mo. Sabi ng brain mo, Bon, asan yung vitamins and minerals, ang dami ng kinain, kain ka pa. But the way you interpret, kumain ka na kanina eh. Dito ka na sa junk foods, kung ano na. So what happened is, if you agree ah, your body is craving for the nutrients. But what happened? We overfed our body. Nanintindihan niyo na po kung gano'ng importante ang nutrition. Agree na kayo? Yes. Next. When you cook, ganito. Pag nagluluto kayo, anong unang temperature ginagamit niyo? High, medium, or low? High. High heat kasi nagmamadali tayo. Nang pag kumukulo, ilang minutes natin na yan kumulo bago natin i-reduce ng heat into low? Maybe 5 minutes, ha? Sa hindi. O, kasi mapapalambot, di ba? Do you know that another enemy of nutrition is excessive heat, which is the boiling. Di ba ang boiling is 100 degrees Celsius? During that time sa boiling point, pinapatay na pala yung bacteria and germs, including the vitamins and minerals of your vegetables. Ang temperature lang pala dapat is mag-range siya na ng 86 to 92 degrees. Nandun lang dapat ang temperature ginagawa mo. Kasi sabi nila, 86 degrees Celsius is hot enough to kill the germs and the bacteria of your food, but not hot enough to kill the nutrition. Now, ang tanong ko, ang kaldero niyo sa bahay, sinasabihan ba kayo na 86 degrees Celsius? Hindi. Wala? Kantsa-kantsa lang. Paano niyo malaman? Kantsa lang. Now, tingnan niyo. We are the only cooker in the world na meron ito. May parang pressure cooker. Okay, let me explain. Diba? Para maintindihan niyo. Hindi po ito siya, iba po ito siya sa pressure cooker ha. Kasi po, ang sa pressure cooker, ang tawag doon, pressure valve. Ito naman po is vapor valve. Kaya pressure cooker, sabog yung mukha natin doon. Sobrang lakas ng pressure. Now, vapor valve is scientifically calibrated to go off at only 86 degrees Celsius. Ano ulit yung 86? Hot enough to kill the germs and the bacteria of your food, but not hot enough to kill the nutrition. Now, ganito. Pag wala kayong oras sa luto dito, Salad Master, ito po'y dalawa na po. Si Salad Master tumutulong sa taong hindi marunong magluto, taong tamad magluto, or taong walang time sa luto. With Salad Master, most of the cooking here is dumping style. For example, pakmet. Ang luto, pakmet dito, idadump mo lang siya lahat, takpan mo na lang siya, and then put it on top of your stove. Anong apoy ang gagamitin? Medium. Alis ka ng kusina. Antayin mo, tatawagin ka ng vapor valve. Kung sino yung nagluluto, siya yung tatawagin. Banji, 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 babalik ka. Pag narinig mo at tumutunog, ibig sabihin ang temperature lumagpas ng 86. Ang gagawin mo na lang, Bon, babalik ka na sa kusina, ibaba mo na sa pinaka-low. Now, pag nag-stop na to, ibig sabihin, less than 86 ang temperature. Ngayon, pag naka-low na to, there will be an airtight container. Nakalock na yung container na to. Hindi mo na maamoy niluto mo. Asan yung vitamins and minerals, Banji? Contained. Nasa loob na. Now, since naka-low heat ka, there will be semi-vacuum system will form inside. Ang semi-vacuum system will cut 50% of your cooking time. Nung nilagay mo na sa low, leave that for 15 minutes. Luto na yung packet mo after 15 minutes. Saka mo na siya haluin after naluto. Sino gusto ka ng luto? Si Banji, siyempre. Now, ganun po. Kung hindi ka marunong magluto, kaya gawin hindi. Pwede. Kaya diba, napakadali lang. So, naintindihan nyo na yung purpose nito. Another, enemy of nutrition, steaming. Sino mahilig sa steam din? Nakatry natin mag-steam ng gulay before. Anong concept ng steam? Diba ang steam is, kung ito ang boiling at steaming, mas mataas ang pressure ang heat nun. Like ganito. Nakakita kayo na kulo yung water.
Ngayon lumabas yung steam. Challenge ko, kaya niyo patong yung kamay sa ibabaw, hindi? Hindi. Sobrang init na. Now, what is steaming? Just imagine the color of a broccoli. Anong kulay ng broccoli? Green. Karamihan kasi yan yung steam natin, mga broccoli. Tama? Now, tanong ko, nung naluto na si broccoli after ng steam, anong kulay ng tubig? Now, remember this. If you lose the color, you lose the vitamins. Asan si vitamins after ng steam ng broccoli? Sa water. Now, anong lasa ng broccoli after naluto? Mapait yun, diba? Matabang na siya. Look at this. If you lose the flavor, yung taste ng gulay natin, you lose the minerals. So both vitamins and minerals, asan na after nag-steam? Water. Anong ginatak sa water? Sapon. Anong lasa ni broccoli? Para lumasa, well and so. Now, another, I don't think you have this one. Wala. Microwave. Bakit pala wala kang microwave? Bad to the health. Sino nag-studies na nawala sa microwave? Kailan? Sigurna. Very good. Ano? Pero there is advantage microwave, di ba? Mabilis mo ginit. Ano ba? Ha? Mas kuryente. Oh, that's good. Nakanong ko sa inyo, anong disadvantage pala ng microwave? Radiation. Tama. Di ba? Last enemy ng nutrition, paborito ng lahat. Eh. Fats. Ano yan? Ayan. Wow. Hello, pag nagbantika ka, di ba? Question ko. Marami yan. Grabe, ikaw tinuro lahat dun. Now, question ko po sa inyo is, ang meat talaga may natural fat. But the problem is, we cook this with the cooking oil. Ang nangyari, pag ito na-combine, papasok na yun sa katawan, it will take 7 to 8 times harder to digest. Kaya nagkakaroon tayo ng extra inches sa katawan. Alam ko, mga girls, na patingin na agad yun, gustong-gusto nyo dito, kaso, yung iba gusto dito, kaso hindi na punta dun. Tama? Now, I'll give you an example. Let's say, tanongin natin si Bon. Si Bon, yung mahilig dito, sa inyo? Tanongin natin si Bon. Bon, let's say, nagluto tayo ng ganitong size na chicken. Ngayon, lulutuin natin siya ng crispy skin golden brown. Gano'ng kadaming mantika? Slobog. Ubus to? Kulang pa. Oh, kulang pa! Now, look at this. Look at this. Nung naluto na si chicken, pagtanggal mo, na-notice nyo, kumunti yung oil, hindi. Kumunti. Kaya, naglalagay pa tayo ng tissue kasi nandito sa oil para ma-drain. Now, reality, yung chicken, may natural fat. Agree? May natural fat to eh. But the problem here is, yung chicken, yung taba ng chicken, because sa dami ng oil, yung taba now is fully covered with the bags of oil. Ito yung exciting part. Nung naluto na si chicken, crispy skin, golden brown. Yummy-yummy, hindi? Sarap. Sorry. Yummy-yummy. Now, question. If these two combines, it takes 7 to 8 times harder to digest. What if dito napasok? Can I ask a very, very simple exercise lang? Mabilisan lang itong exercise. I don't know if you have done this before. Can we do it? Can we touch our hearts now? Question ko. May tanong ko po sa inyo. Naramdaman nyo ba yung heart niya yun na na-stress siya niyo pa hindi? Can you feel it? I don't think so. Hindi nyo. Hindi nyo ma-feel yan kung na-stress na siya nitong dibon. Na-feel mo? Na tara, punta tayo sa hospital. Kung na-feel nyo tara, punta tayo sa hospital. Now, question ko po sa inyo is, do you know someone na family, friend, colleague, classmate, or acquaintance na dati nakita niyo siya, perfect, very healthy, yung katawan niya. Then suddenly, nakita niya yung balita na bumagsak na hospital. Kung wala na. Ganon? Do you know someone, basketball player, or football player, bumagsak sa sambuilin, if you know sambuilin. Meron yung mga nagkikito. Pero, sino ba nagkikito? Pero ang question ko po sa inyo ha, yung mga tao na yon na they are very healthy outside, physically healthy, pero bumagsak pa rin because of this, do you think ba alam nila yon na nababara na sa loob? Hindi. I want you to see this one. If you look at this section here, this is how our artery look like. I'm sure familiar kayo nito. Ganito kalinis, kaso sa one-year-old na baby to. Ito sa atin.
Ito wala na. Ito yung critical, angioplasty bypass operation. Are we ready for this? May budget pa tayo nito? Wala, no? Ito ang wala na. Ito ang kadong. Ito ang delikado. Ay, si mama niya pala, kakatapos lang. Kailan po dito? Hindi. Sa Pinas? Pinas. Angioplasty. How much it cost? Do you know my idea? 500 plus. 1,000 pesos. Pero ang question ko, all our desire, ang desire talaga natin maging ganito. Pero ang tanong ko, but we're still feeding our body, papunta pa rin dito. Now, ang question ko po is, kung meron lang solution na ipapakita sa inyo to eliminate this one, would you grab that solution? Tama? Makatipid ka pa sa oil. Do you know that every time na naghahabol tayo ng buy one take one, in reality, hindi buy one take one to. Naghahabol ba kayo ng buy one take one ito? Pampakardo. Kasi po, ang buy one take one, this is buy one take ten. Kada isang bili mo na mantika, may mantika ka ng isa. May kasama na doon cholesterol, high blood pressure, diabetes, yan po. Okay? Any questions po so far? Magluluto na tayo, magagawa na tayo ng food processor natin. Ipapakita ko lang paano gamitin ito.